Kamusta ka ngayong umaga si Ling? Mabuti naman, Kola. Salamat at naalala mo akong kamustahin. Si Ling naman, bakit naman ganyan ang sagot mo sa akin? Sapagkat pagkadilat na mata mo sa umaga, wala ka nang iniisip kumustahin at himasin, kundi ang iyong tinali. Tila, mahal mo pa ang tinali mo kaysa sa akin. Ano ka ba naman si Ling? Wala nang mas mahalap pa sa akin kaya buwan na ikaw, hindi ang aking asawa. Siya nga ba? Ngunit kung nakita kong inihimas mo ang iyong tinali, ibig ko na minsa maingit at magsero. Ngunit si Ling, alam mo naman kaya ko lamang inaalaga ang mga tinaling ito, sila ang magdadala sa atin ng grasya. Grasya ba o disgrasya? Kaya nakaraniwang nangyayari. Kung sanang angkatin ng mga nakaraan, oo, ako'y nagpatalo ng mga nakaraang araw. Kapag ba't noon, hindi pa ako bilas sa ato pagpilat paghimas ng manok. Ngunit ngayon, marami na akong natutunan ng mga bagong sistema. At noong nakaraang ulit ko, noong matalo ang unitary sa inyo, hindi mo pa ba alam ang mga bagong sistema? Yun na i-disgrasya lamang si Sili. Pakinig ka, alam mo ba kung kayo na naginip ako? Kapag naginipan kung ako'y nakapon ng isang kalabaw na puti. Kalabaw na puti, Sili. Eh ano kung puti? Pilak ay puti. Pilak ay puti. Sa makatuwid, hinahabol ako ng pilak ng kwarta. Ngunit ngayon ay wala ng kwartang pilak. Mayroon at pa, nakabaon lamang. Walang duda, Siling. Bigyan mo lamang ako ng mga piso. Ngayon walang salang magkakakwarta tayo. Ngunit Kulas, hindi ka pa ba natadali sa mga panaginip mong yan? Noong isang buwan, na naginip ka ng ahas na numero 8, ang pinta kasi noon ay nataon sa 8 ng Pebrero. At sabi mo ay kwarta na, ngunit natalo ka ng 6 na piso. Oo nga, ngunit ang batayan ko ngayon ay hindi lamang panaginip. Pinag-aralan kong mabuti ang diskis at tanga ng manok na ito. Ito'y walang pagkatalo, Siling. Ipinapangako sa'yo, walang salang tayo mananalo. Kulas, natatanda mo bang ganyan-ganyan din na sinabi mo sa akin ang isang linggo? Tungkol sa manok mo talisain, at anong nangyari? Nagkaulan tayo ng pakang na manok. Sinabi ko ng inyo, disgrasya. Sige na si Ling, ito lamang pag natalo pa ng manok ko, hindi na ako magsasabong. Totoo? Totoo, sige na. Madali ka at nagsusultado na. Sige na, may katrato ako na susunod ako sa sultada. Pag hindi ako dumating, ay kahiya-hiya. Oh, bueno. Kung sa bagay, tatago lamang ako ng pera. Oh, heto. Huwag mo sana akong sisihin kung maubos ang pinagbilan ng ating pala. Alala si Ling, ito'y kwarta. Siguradong-sigurado. O bueno, dyan ka muna. Kumusta ka, Kulas? Kamusta? Shoning, didispensahin mo ako lang ay nagmamadali eh. Nandyan na si Siling. Heto na si Shoning. Bueno, dyan ka na. Siling, ano bang nangyayari sa iyong asawa? Tila pupunta sa sunog. Ay, Shoning, mas masahal pa sa sunog ang pupuntahan. Pupunta na naman sa sabungan. Siling, talaga bang? Sandali lang ha, Shoning. Teban! Ano po yan, Aling Siling? Oh, heto, Teban, 5 piso. Nagpunta na naman ng amo mo sa sabungan. Madali, ipusta mo ito. Madali at baka mahuli. Ipusta ang 5 piso? Ano ba ito, Siling? Ikaw man ba'y naging sabungera na rin? Si Shoning naman, hindi ako sabungera. Ngunit sa tuwing magsasabong si Kulas ay pumupusta rin ako. Ah, hindi ka sabungera. Ngunit pumupusta ka lamang sa sabong? Hoy, Siling, ano bang pinagsasabi mo? Oh, bueno, Shoning. Maupo ka, tipa. Paliwanag ko sa'yo. Ngunit huwag mo namang ipaalam kanino man. Oo, huwag kang mag-alala sa akin. Alam mo, Shoning, ako'y pumupusta sa sabong upang huwag kaming matalo. Ah, pumupusta ka sa sabong upang huwag kayong matalo. Siling, pinaglalaruan mo yata ako. Marami kami nawawalang kwarta sa pasabi ni Kulas. Nag-aalala akong darating ang araw na magbibigilala ng kapatawas. Pinilit ko siyang pigilin, ngunit madalas kami magkagalit. Upang huwag kami magkagalit at pag maubos ang aming kwarta, ay umiisip ako ng paraan. May isang buwan na ngayon.
Sa tuwing pupusta si Colas sa kanyang manok, ay pinupusta si Devan sa sabungan upang ipusta sa manok ng kalaban. Sa anong dahilan? Pues, kung matalo ang manok ni Colas, ay nanalo ako. At kung ako na may matalo, ay nanalo si Colas. Kahit ano man mangyari, ay hindi mababawasan ng aming kwarta. Ah, siya nga. Siya nga pala naman. Ano bang ako ang pumili ng pari? Ang gusto kong bahay ay sa tabi ng silbahan. Ngunit ang gusto ng Colas ay sa tabi ng sabuan. Ah, siya nga pala si Colas. Napalito ako upang ibalik na si Colas. Dumating na ang basyo ng sabon sa tindahan ni Aling Silbahan. Baka tayong maubusan. Hindi, siyempre. Kapag titira tayo ni Aling Tikay, sayang naman ang pagkukumari namin. Aling okay. Aling! Aling Aling! Nanalo tayo! Nanalo tayo! Mabuti, Teban. Oh, magpunta ka na sa kusina. Baka dumating si Kuya si Malag ang ating ginagawa. Oh, pwede. Kumakad na tayo, sige. Ano ka ba, Colas? Tila hindi kayo nagutan ng halagaw na puti. Huwag mo ang pag-ibigyan sa nang kami malas. Eh, hindi sila ang dalang ang maraming manong kinatala ng ito. Swerte. Yan ang hirap na sugod, Colas. Walang pinagahawakan kundi swerte. Sugod. Kung saan ka ang sabo, hindi ayaw mo nang makita ang dalang na ilan. Naway magtatotoo sana yan. Oo, si Ling. Ipinapangako ko sa'yo na hindi na ako magsabong kailanman. Oh, bueno. Magpalamig ka muna ng ulo. Pupunta lang kami kay Kumaring Kikay upang bumili ng sabon. Talagang ako'y malas. Akalain mo bang kanina natado pa ako? Tignan mo na ng kastor. Nang magtago pa ng mga manok ay dumuntag agad ng manok ko at pinanalo na pailalim ng kalaban. Well na pareho, nagirian na parang buksengero at sabay na dumuntag at nagtago pa ang dahan. Palo din palo din ang ginawa ng aking manok. Madalas tamaan ng kalaban ngunit na mabatalan. Sige, ang batangan nila sa hangin at ang maasang balahibo. Walang sugat at patayo, ngunit alam mo ba kung saan dumagapak? Saan? Kalaban, talagang ayaw ko na sabo. Bakit naman? Wala pa namang maraming matatalo sa iyo. Walang marami. Halos tutok na lang ang natitira sa ating nagtitipon. Ngunit hindi tamang katwiran ang huwag ka na magsabong. Ang hindi tama. Sapagkat pag hindi ka na nagsabong, ay talagang patuloy ng partida ang puhat ng tala sa iyo. Samantalang, kung ikaw magsabong pa, maaaring makabawi. Hindi kastor, lalo lamang ang babaon. Tama si Sidi. Ang sugal ay swerte-swerte lamang. Masama ang aking swerte. Ano bang swerte-swerte? Yan ay hindi totoo. Tinan mo ako, Colas. Ako hindi natatalo sa sabong. Mano nga lang matigil ka, Kastor, kung hindi isa na nakikita ng lahat ng manok na ilalim yung nakapilit kong iuwi. Ito si Colas. Nabastos ka na nga pala, Swerte. Oo, natatalo ang manok ko, ngunit nanalo naman ako sa pustahan. Ngunit paano iyon? Hindi ako pumupusta sa aking manok, kundi sa kalaban. Eh, kung pagkataon ng manok mo ang manalo, hindi maaaring manalo ang manok ko. Ginagawa ko ng paraan. Uy, Pastor, huwag mo akong biruin. Huwag na ang ulo ko ngayon. Ano bang biruin siya tayo ko? Ito'y totoo. Hindi naman ka nakaibigan ay sabihin sa iyo. Ngunit ba na mangyayari yun? Gusto mo bang malaman? Apo, oo, sige na. Ito, Pastor. Ngayon, kumuha ka ng karayo. Karayo? Oo, karayo. Yung ipinanay. Ah. Oo, oh, ito. Oh, ito, karayo. Oh, halika dito at magmasig ka. Ang lahat ng manok ay may titik sa paa na kapag iyong binuro ay hinampa. Tingnan mo. Matuwid pang lumakad ang tinanik niyan. Wala sino man makakahelta sa ating ginawa. Ngunit mahina na ang paa ng ating binuro at ang manok na ito hindi na makapapalo. Sa mga katuwid, hindi na maaaring manalo ang manok na iyan. Siguradang matatalo. Natural. Ngayon, ang dapat na naman gawin ay magpunta ng sabungan, ilaban ang manok na iyan, at pumunta ng palihim sa kalaban. Magaling na paraan. Nakita mo na? Ang hirap sa akin, hindi ba ginagamit ang ulo mo? Ngunit, Castor, hindi ba yung pandaraya? Oo, pandaraya. Ngunit po, ghost!
Sino bang tao nagkakwarta at sugal na hindi gumagamit ng daya? Bukod dyan, marami ng kwarta na talo sa iyo. Ito ay gagamitin mo lamang upang makabaw. Anong sama niya? Ito nga, Pastor. Sa bali, malaki na rin ang natinanin sa akin. Alam mo kayo sa mga pagsarang nila, hindi ka dinaya. Kung sa bagay, nakita mo na, hindi ka mandaraya ako lang sa bagay, hindi ka namin. Siya nga, may katuliran nga. Eh, ano pa yung nanantay mo? Tayo na. Eh, Pastor, hintayin na lang lamang natin si Ting ang aking asawa. Bakit? Ano po ba ang kailangan? Ano yung aking asawa ang nihawakan ng supot sa bahay nito? Ako, isang sigunan. Narinan ang sabungan, dihado pa sa bahay. Kasi hintayin mo siya. Ngunit, nakilakihan mo ang iyong hihingin nang makatipak tayo ng pananalaki. Oh, este, Pastor. Oh, ano na naman? Malapit na sigurong dumating ang Ting. Alam mo kayo kanyang nangkita rito. Huwag ka sana magalit kung maaari nang iumalis ka na. Oh, aalis na ako. Mabuti nga at makahalap na nakahalap ng manok mo. Sumunod ka agad ah. Pagdating mo roon ay malalaban agad yan. Sino, danda na. Laki-lakihan mo ang tipak ha. Ano ba iyan, Kulas? At akala ko ba'y isinusumpa mo na ang sabungan? Siling, ngayon na lamang, walang salang tayo makakabawi. Naku itong si Kulas, parang presyo ng asukal, oras-oras nagbabago. Siling, talaga ngayon na lamang, kung natalo pa ako, papayin mo na dapat aking tinali. Pinapangako ko sa iyo. Ngunit, baka pa nga ako na naman na napapako. Hindi, Siling, ayan si Shoning, siya ang aking testigo. Siya nga naman, Siling, bigyan mo na ako ng testigo. O bueno. Ngunit tandaan mo, ito na lamang ha? Oo, Siling, itaga mo sa bato. Magkano ba ang kailangan niya? 20 piso lamang. 20 piso? Sus, Mariusip. Ay, salamat sa iyo, Siling. Ito'y kuha ko na. Hindi na ako magsisisi. O bueno, dyan muna kayo. Teban! Teban! Madali ka, Teban! Opo, opo, Aling Siling. Oh, heto ang pera. Nasa sabungan na naman ng iyong amo. Madali ka, Teban. Ipusta mo yan sa manok na kalaban. 20 piso? Ikaw naman, Sumi. Bakit inayunan mo pa si Kulas? Hindi bale. Total, wala naman kayo sa pagkatalo. Sa bagay, ngunit hindi lamang kwarta ang aking pinagdaramdam. Eh, ano pa? At ang magagawa yun, nagaan pa sa akin na magtiis na lamang. Ayan, tila tapos na ang sultada. Sino kaya ang nanalo? Malalaman natin yan pagdating ng tema. Siya'y umuugi agad upang magsila magawang tumas. Siling, mag-ilingan ka naman ang pagtitiwala ng pera kay Tema. Huwag mong alalahanin si Tema, siya'y mapagkakatiwalaan. Siya nga, ngunit ang pera ay mainit kapag nasa palad na ng tao. Huwag kang mag-alala. Aling sa'yo, ako sumalo ba? Ah, natalo. O hindi bale, total, nanalo naman si Kulas. Bueno, Teban, magpunta ka na sa kusina at baka dumating ang iyong amo. Talagang magaan ang paraan mo diyan? Oh, Siling, bakit ka nalulungkot? Dahil sa nanalo si Kulas. Oh, eh ano ngayon kay nanalo si Kulas, kay manalo ka. Hindi naman mababawasan ang iyong kwarta. At ikaw pa rin lamang ang maghahawak ng suko. Oo nga, ngunit ang alaala ko ngayon manalo si Kulas, lalo siya maninikit sa sabungan. Ay, Siling, talagang napakasama ng aking swerte. Hindi na ako mag-asabong kailanman. Ha? Ano ka mo? Sinusumpa ako na ito. Di ba't nanalo ka? Hindi, natalo na naman ako at natodos ang 20 piso. Kulas, huwag mo sana akong ululin. Alam kong nanalo ka. Sino ba ako may sabi sa'yo ako nanalo? Bakit ba ako nakinig sa bitit na kastor? Kulas, hindi mo ako makuha sa drama. Isauli mo rito ang 20 piso. Diyos na makawin. Saan ako kukuha? Teka, baka kaya ikaw yung meron na kulas si C at pinatukan ang 20 piso. Siling, ano bang kaulalan ito? Sinusumpa akong natalo ang aking 20 piso. Sino ba ang nagkwento na ako'y nanalo? Si Teban! Nanggaling siya sa sabungan. Ah, teka Siling. Baka si Teban ang kumupit ng kwarta. Siya nga pala. Sinabi ko na sa'yo. Huwag ka masyadong magtitiwala. Teban! Teban! Ano po yun? Teban, hindi ko akalaing ikaw ay magnanakaw. Magnanakaw ako po? Bakit po? At bakit pala?
Isauli mo rito ang pera. Balik pong pera. Ang 20 pisong dinala mo sa sabungan kanina. Ba eh, natalo po eh. Sinungaling, kung natalo ka, nanalo si Kulas. Ngunit, natalo si Kulas. Sumakasweet, nanalo ka. Ano po kung ako natalo ay? Ay, tila gumugol na ka sa akin, Tiban. Kumusta ka ba sa sabong kanina? Opo. Saan ka nagdako ng kwarta? Kay Aling Siling po. Ha? Kay Aling Siling? Ay, pinapusta po ako ni Aling Siling. Ah, ganoon. Hoy, Siling, pinipigilan mo ako sa pagsabong. Ha, ay kayo pala sa bungerang pailalim. Hindi ko lahat. Pumupusta lamang si Siling sa manok ng kalaban mo. Ha? At ako pala ay kinakalaban mo pa, ha? Huwag kang magalit, Kulas. Ako'y pumupusta sa manok ng kalaban para kahit ikaw ay manalo o matalo, ay hindi tayo mawawalan. Sa makatuwid, kahit manalo ang aking manok, ay bali wala rin. Siya nga. At kahit naman matalo, ay bali mayroon din. Eh, sayang lamang ang kaiimas at kabuguruan ng usok sa manok. Ako'y panay parang ulit na. Eh, teka muna. Aliwanagin muna natin ay 20 piso. Teban, saan mo dinala ang pera? Siling, ako manay natalo sa pinupustahan sapagkat sa manok na kalaban din ako kumusta. Ako, at lalong nag-blackout. Kumusta ka sa kalaban ng manok mo? Oo, alam ang pinilain kong aking binali upang siguradang matala at bumusta ako sa manok ng kalaban. Ngunit gabi video pa lamang ay tumakbo ng jasing manok ng kalaban at nanalo ang aking manok. Ah, gusto mo naman ni Yope. Ikaw ngayon ni Matiit, Yope. Aba, at nagtawa pa. Siya nga, bakit ka nagtatawa, Siling? Uy, tuwang-tuwa. Shoni, dito ka muna maghapunan mamayang gabi. At anayahan mo sina kumaling kikay at ibabang kaibigan, ako'y maghahanda. Ha? Maghahanda? Oo. Teban, ihanda mo ang mga palayo ka at hiramin mo ang kasilola ni Ate Nena. Opo, opo. Ngunit paano tayo maghahanda? Eh ngayon na lamang natulunan tayo ng mahigit 4 piso. Hindi bali. Ibig kong ipagdiwang ang iyong huling paalam sa sabungan. Ha? Huling paalam? Oo, sapagkat ikaw ay nangako at nanupa. At bukod dyan, hindi na tayo kailangang bumili pa ng ulam. Bakit? Merong pang 6 na tinali sa kulungan. Aadobohin ko ang 3 at ang 3 ay sasabawan.